And hello guys, good evening, welcome back sa ating channel. Kamusta po kayo? Napaganda ng ating video. May pagkita sa inyong ating mukbang. Isama sa natin si Sam. So, kain po tayo ako ng aming food. Ayan, ito siya. Itlog na may kamatis at saka sibuyas. Salud po tayo or saludo po tayo sa mga kapwa natin OFW na sa ngayon ay nagtatrabaho kahit saan. Sulok man kayo ng mundo, ingat-ingat po tayo niya. Okay? So, bago tayo kumain, ayan, bago tayo umpisa, please don't forget to subscribe ang ating channel, Mamang's TV, like, share, and of course, mas maganda pag mag-comment kayo para malaman po natin kung ano pang mga dapat natin i-improve sa ating channel, di ba? And of course, don't forget to share para mas maraming makapagbanood, mas marami ang masiyahan sa ating video. And of course, don't forget to press the bell icon para ma-notify or ma-update po tayo sa ating mga video. Correct? Yun, tama po. Follow niyo po ang Mamang's TV sa ating yes. YouTube account and follow, click the button down right below and then subscribe na rin po tayo. Comment na po kayo kung ano mga opinions niyo na pwede pagawa kayo na. Okay? And yun, kain tayo. So, bago tayo kumain, pray muna tayo. Pray muna tayo. Okay. Thank you, Lord, for everything. I-bless mo naman ang aming mga foods na binigay mo sa amin. Thank you so much. Amen. So, kain mo tayo. Mukbang. Kamusta naman magiging, anong pagiging OFW? Yun, as a first-timers, guys, dapat ready talaga kayo sa lahat ng hamon sa buhay dito sa abroad. Kasi, tama yung masabihin ng mga magulang natin, kamag-anak, kaibigan, kapatid, or whatever na hindi yun 8 pesos pamasahe, makakauwi ka ng Pilipinas. Yes. Hindi yun ora mismo, pwede pa umuwi. Iba yun ang loob at saka pananampalataya. Yun lang talaga number one. Kumukha yun. May ilan yung isang buwan ka na ba? Wala pa. Wala pa. So, this time yung 23. Adjust na, naka-adjust na. Okay na, okay na. Pakikisama, number one yan. So, anong lesson yung na-learn mo? Pag-apak mo dito din naman. Yun, so, siguro ano, before kasi meron akong tito na nasa working abroad and then nagsusustento rin sa amin. And akala ko ganun kadali kasi malaki kita sa abroad. Yes, tama. Malaki sahod. Parang ano, akala natin ganun kadali kitain yung pera. But for now, na na-realize ko na hindi lahat ora mismo, hindi lahat kailangan ganito, ganyan. Pero isa lang napatunayan ko, matalino talaga tayo mga Pinoy. Bakit mga kulaan mo? Bakit? Biruin mo, di tayo marunong ng mga ibang lingwahe. Pero pagbagsak natin, pagsalpak sa trabaho natin, naiintindihan natin sila. Correct. By the sign language. Yung mga dinadialect, language na dinadialect nila na hindi naman natin naiintindihan pero nahulaan natin. That's the point. Kailangan talaga, ready ka talaga pag nag-abroad. Tayo mga Pinoy, ano, na-discarded. Oo, tama yan. Tapos malakas ang loob. Yun. Diba? Number one yun. Na, ikaw ang first day mo, talagang nakikita ko talagang porsi, ano kayo. Porsi. Kahit mag-isa ka lang, pero kaya. Nakakaya mo. Alam mo, nagustuhan ko sa'yo kasi hindi ka tahimik yung parang hindi ka nahiya, tanong ka lang tanong mo ano yan. Ayun, dapat. Huwag ka naman, dapat. Ganyan-ganyan. Diba at least ikaw, kala sa nga dati, ex-ambro. Oo. Parang gano'n tayo makapalupa. Hello guys! Hello! Hindi, makapal talaga mukha na yun. Eh, napakatibu eh. Diba? Yung sinasabi niya sa araw ng tango. Paano kung ano kung tahimik ka lang noon? Yun, tama.
diba? Tama yun. Walang nangyari sa'yo. Walang tutulong sa'yo. Talagang appreciate ko talaga yun. Huwag mahihingi nga. Tanong. Bakit wala naman itong bago na ito? Bye. Bye bye pre. Wala itong ano pero ayun tayo guys. Ayun ko pero huwag bawal yung sedan. Yeah, tama. So sa mga may magbalak mag-abroad dyan para sa family, para sa future, man natin itong itlog, si Puyas, kamatis ni Mamang. Huwag kayong mag-visitate na mag-abroad. Ito lang tips. Ang isa sa mga sa tips ko, pag nasa abroad po tayo, kailangan i-follow lang natin yung kung anong yun, mga rules and regulation para kung saan bansa din tayo nagtatrabaho. Kasi lalo na sa Middle East, yes, specifically dito sa pinagtatrabahoan namin. Respect their culture. Respect their culture. Importante. Number one yan, guys. Huwag tayong feeling na sa Pinas lang tayo. Huwag tayong pasikat, mayabang, like that, na magiging feeling mo overpowered ka pag kami nagawa kang against the rules or whatever. No, that's not right. Di tama yun. Tayo pa rin yung kawawa. Yes. Mas magandang kapag pinafollow mo yung mga rules and regulation ng bansa kung saan tayo nagtrabaho. Napaka-smooth lang eh. Walang problema. Baka intindihin. Yes. Basta nagawa mo lang yung tama, yung trabaho mo, nakikisama ka ng maayos, wala kang inaapakan. Yun lang. Tama. Then, at the end of the day, ayan, maganda, positive yung result, marami kang kaibigan. At the same time, marami ka din nababasaya at saka magaan yung loob mo at saka magaan yung galaw mo. Tama. Ganun lang. Kain ba ko lang? Kain lang kami. Kain lang. Sakin natin. Saka napakaganda kayo na loob. Maganda. Kain ko yung pinigilas na ano. Saka yung bakter ko, maganda. Yung bakter kasi magpatagal ng pataga. Naman ang gusto ko ng kain dyan. Kain mo tayo. Ayan, tingnan pa mong gala. Masarap yung dinner namin. Perfect. Itlog. Sarap na yan, mami to. Malutong-lutong pa yung sibuyas. Yes. Fresh and fresh. Guys, sa lahat ng mahilig kumain ng sibuyas, Middle East is for you. Napakamura ng sibuyas. Pwedeng-pwede mong gawin. Yes. Sisig sibuyas. Pero ayun mo, pag mag-offer yung sibuyas, 1 real. 1 real, 14 pesos. Kilo yun guys ha. Kilo. Per kilo. Mamahal, makain ko yung sili. Hello guys, welcome back sa ating channel. Ayan. Kain na yung kain. Kasi, alam ko, galing kami sa work, pagod, di ba, wala naman. Kasi dito, bahay, trabaho. Galing sa trabaho, magluluto, kain lang at saka Facebook, mag-YouTube. Yun lang, ano namin, yung routine dito sa abroad, dito sa Saudi. Specifically dito sa Jeddah. Yun lang. Yes, sinishare din namin sa inyo. Sa mga, yes, kasamahan ko natin ng mga OFW dyan. Spiral. Ito kayo sa ating mga Spiral na sumag-abroad. Ito, guys, para meron naman tayo ng mga lesson and tips dito. Lalo sa guys sa mga nagbabalak mag-abroad ha. Let's ask Mamang kung it's been 5 years right, Mamang? Yes. 5 years na siya ng Jeddah. Since 5 years. Walang makablog. Guys, imagine nyo 5 years walang makasyon. So, ganun, hindi. Marami lang yung Mamang. No. Ganun yung mindset na gusto niya. Yung talaga, actually, hindi mo siya nagsisi kasi pag may goal ka sa buhay.
if you want, yung eagerness mo na to build something or to prove, let me prove naman, kasi siguro yun na lang yung way mo para makita mo na yung pinaghirapan mo sa loob ng limang taon, diba? Na, wonders, diba? Kung ano yung meron ka, anong natatayo mo, mga ganon, whatever natulong sa family. Ngayon, magtatanong tayo guys, kay mga most genuine question natin ang pagkain na nag-inusito o sa tingin natin na kung kakayanin man natin o hindi pag nag-abroad tayo. Hindi lang sa Middle East siguro. To, sa lahat na lang para masano. Pero yung pinaka-content natin for today is yung sa mga nagbabalak sa Middle East. Ngayon, nasa Jeddah kami. Ngayon, ang unang-unang tanong kasi natin is kasi nung ako, nung first time, yung nag-a-apply talaga ako. Hindi kasi alam ng family ko na nag-a-apply ako. And then suddenly, ito ang una pasok sa isip ko na nalaman kong sa dito tayo sa Saudi, yung KSA yung pagpupunta ng work natin. Ma'am, bawal bang naka-short dito? Paglalabas, kamimili, ganun? Actually, siya nga nung bawal. Lalo sa mga kag-island na expat. So, kailan yung mga local siguro kasi mga local sila. Yung local yung mga talagang Saudi na talaga. Pero hindi din natin masabi. Pero, as of sa source natin sa talagang actually, mga almost 1 year na ata, if I'm not mistaken, na pinagbawalan na na kunwari, papunta ka ng bakala. Basta lumabas ka lang ng ano, pero may marami din gumagawa niyan kasi syempre wala namang nakakita na pulis or whatever. Huwag ka lang matitsimpuhan. Huwag ka lang matitsimpuhan kasi tama. Bawal siya. Lalo na sa mall. Kasi isang beses, pumunta kami ng Red Sea. Tapos at the time, naka-short ako way back 2019 Mall. Yung mall din mall. Siya guys. Yes, mall. Red Sea Mall. Kawai-kawai sa mahilig sa Red Sea. Maganda. Maganda para, sa Red Sea. Marami pang pinay doon, ma? Yes. Mm-hmm. Okay. Naman. Tapos, pumunta kami doon at that time, nag-short ako. Hindi naman ang bilog dali. Anong tapon nga dyan? Plus, his pocket. Looks like parang pero, sinita ko ng gwardiya. Oh, ano sabi? Sabi niya, tinuro niya yung aking muskila daw, yung aking shorts. So, yun. Tapos, ang ginawa ko, talagang binaba ko ng binaba para nang matabunan yung tuhod ko. Ganun. Pero, totoo lang, lagpas na sa tuhod yun. Oo, medyo lagpas na din konti. Pero parang ginawa kong walking short nilang siya para hindi ako mapalabas. Ganun guys. Kaya lalong humigpit na dito. So, kung anong mga, kailangan updated kayo palagi. Kung anong mga bagong patakaran, lalo na ngayon, kailangan ng Upshare, di ba? Yes guys, number one. Kailangan na yung Tawakana app. Ayan yung purpose naman nila dyan, para naman sa kabutihan natin. Hindi naman yan birog, ano birog, lang na ganun-ganun na trip lang. Rules yan eh. At the end of the day, tayo din ang makinamang. So, as much as possible, wala naman mawala sa atin if you have to, if you follow the rules. Tama? Ayan, ang advantage niyan, hindi pa tayo wala pang problem na nangyari. Ganun ko kasi simple yung cellphone mo. Hindi mo isipin kung may kabawala. Diba? At yun, empleyado para sa isang kapaliwan. Bawat tayong tumasok, wala tayong Tawakal na app. Importante kasi yun guys, kasi ang purpose nyo is para ma-detect or monitor. Ma-monitor. Tama. May term pa rin na ginagamit yung wala diya. Ang tawag nga dyan. Na para ano kung saan ka, 'di ba? Malupit ka, 'di ba? Lalo na kapag diba, oh, kasi sa location na, ba? Na ano ko, ito ka lang yun. Kapag yan natin para sa health na. Yun, tama. Okay. Pangalawa, gusto yung pangalawang question guys. Para pumasok naman sa pangalawang question ko is, allowed ba magpagupit? Pero, ano lang nga, guys, nagpagupit lang kasi baka biglan yung ano eh. Ngayon, pero sagutin ni Mamang na recently ko lang din kasi nalaman na pwede para magpagupit. Nung pumunta ako sa dito, medyo nagpahaba naman ng buhok. Nagpahaba na rin ako ng mga balbas kasi si Bah, yun kasi number one nilang laging binibilin sa akin ng family before. So Mamang, yun,
allowed ba mag-shave ng ang tawag din, bigote tsaka magpagupit? Pwede ba tayo? Parang ganun. Mas mga sa isip ko, kaya napansin mo, di ba, haba ng bigote ko, doon dumating ako dito. Actually, wala namang problema kapag matawag. Natin yung tanong mo na, no, ano ko, kailangan ba talaga natin magpa... Haba ng buhok. Haba ng buhok. Tawag bigote. At saka magpahaba ng bigote. No. Much better talaga na clean, neat and clean ka, lalo na sa luluha hypermarket. Yung mga ganyan, parang hindi totoo yun. Nakailangan kasi daw, kasi natatakot ganito, ganyan. No. Hindi totoo yun, promise. Kasi nung ako guys, actually nag-shave na ako niyan ngayon. Recently lang. Mga lang. Kasi sobrang sakit niya. Imaginin mo, ang haba ng ano mo, beard mo, tapos naka-face mask ka, yung nakakairita yung feelings, tapos ano, sakit, nagkakasugat ka talaga. And sa gupit naman, actually pwede naman daw sila, wag lang kayo yung may guwit-guwit na para yes. Tayong ano, you know, ito yung parang ganun, parang hindi appropriate para sa isang tao daw kasi sa kanila, parang wag lang yung gupit na parang hindi naman astig, I mean yung parang Lord, parang napaka-weird na gano'n. Hindi talaga usual na gupit. Oh, yes. Actually, sa atin siguro. Yung, pwede yun. So, yung para, normal lang na gupit. Yun, yes. Yeah. Tama. Talaga na lang din. Para ka rin, isipin mo rin yung looks mo is talagang handang-handang warap sa customer. Yes, tama. Kaya talagang walang katotohanan niya. Siguro mga nakakaakala na. Kasi ganito, ganyan. Pero ano talaga doon, it's much better na magpagupit. Look at me, wala kang gupit-gupit. Kaya ako nagpagupit din ako. Kaya mas maganda. For, ano, may mga Pinoy din dito na ano. Actually daw, yung tawag dito, yung mahaba doon buhok dati, naalala ko na parang pinagbabawalan na daw. Oo, sa mga lalaki. Sa lalaki. Pero so far parang hindi naman, kasi marami naman nakikita ko mahaba ang buhok. Parang ganyan. Ano? Gutom na gutom eh, no? Ayan guys, oh. Naubos na. Ano lang natin dyan, yung message lang natin ano, sa mga OFW na mga ano natin, mga kasama natin, mga kapusa. Yun nga, na inuulitin ko naman ulit na kung ano yung mga tama, yun lang yung ano. Ano yung pinapatupad, kung ano yung mga, di ba? Kailangan natin, obliged tayo talaga na mag-follow noon. Tapos, kung ano yung mga bawal, as much as possible, kontrolin natin na, ay, ganito, ganyan, ganyan. Pero, di ba? Kasi nga bawal. Hindi na wala naman tayo kasi sa Pilipinas. Yun lang. Para masaya tayo lahat. Tama. Okay? Wala kang iniisip. Wala kang kinakatakutan. Ang importante noon is makapagtrabaho ka ng maayos. Yes, tama. Makatulong ka sa family mo. Makaipon ka para sa iyong future. Yes, ganun lang kasi sa totoo lang guys, napakahirap. Hindi la, I mean hindi biro ang mag-abroad. Hindi biro yung hindi ko naman inaano na hindi ko naman sinasabi na tinatakot kayo or inaano pinapangapit sinasabi ko lang yung reality. Okay na sa mga ano diyan sa Pilipinas, ayan na 1D millionaire lang. Kapag pinadalhan kayo ng mga anak niyo ng pamilya galing sa abroad, iniinom lang, gino'n ganyan. Yes. So, nawaldas, tapos magagalit pa kayo kapag hindi nakapagpadala or kulang. Please, huwag kayong ganyan kasi dugot pawis ang aming puhunan para makapagpadala ng pera dyan sa Pilipinas. Di ko alam, tama. Di ba? Hindi ko naman sinasabi na ano, na parang sinusumbatan kayo. Kumbaga, in general, diba? Para at least ma-ano niyo Mariel, ma-inform kayo. Kasi ang iba hindi eh. Diba? Dead ma lang. Diba? Lalo na kapag totoo yun. Alam mo. Totoo yun, no? Diba? Na kunwari, ang nanay nagkatrabaho sa abroad, itong anak, estudyante. Eh, itong anak naman, inom. Hindi na pumapasok. Eh, alam mo. Anak ng... Oo. Hindi lang yan sa pelikula, guys. Totoo. Oo. Totoo talaga nangyayari yan. Ganon. Kaya talagang ano. Kaya nga sa mga kaga-fellow ano din natin, ka-OFW,
Huwag naman tayo ubusin yung pera nyan sa kakapadala. Magtabi-tabi din tayo pag may time. Kasi just in case, hindi mo maiwasan na may emergency. Wala ka talagang... Hindi na sa lahat ng oras, mahihiraman ka ng pera. Tama. Di ba? Kailangan na nun din tayo. Mag-cut sa isang sahod. May tabi ka na 100 reals. Ubusin mo or 200 reals or 50 reals. Hanggang sa mamugulat ka lang, marami ka nang maipon. Tapos, ito naman, sa mga kapamilya din natin, kapuso. Mag-ipon din kayo. Oh, sa Pilipinas, pag may pinapadala yung mga kamag-anak nyo, mga kapatid, anak, tsuhin, di ba? Huwag naman yung 1D millionaire lang. Oh, sa isa 5,000 pesos na pinadala, magtabi ka ng 50. O ng 100, o. May ipon yan. Kunwari, 2 taon niya sa abroad, o magkano na lahat yung maipon mo. Tama. At least, just in case, na hindi mo ka magpadala, may bubunutin ka, o may hugutin ka dyan sa wallet mo, sa alkansya mo, kapag may emergency. Di ba? Tama yun. Ganun lang tayo, kailangan pahahalagahan natin ang ating pinaghirapan. At the same time, yung family din natin, sa Pinas. Mahalagahan niyo din yung pera na pinapadala ng inyong pamilya sa abroad. Kasi hindi biro-biro ang trabaho pag nasa abroad. Hindi lahat magaan lang. Mm-hmm. Almost dugot pawis ang puhunan puyat. Ganun lang. Di ba? Yan yung lesson natin ngayon is hindi ayan. Bigyan ng pagpapahalaga yung pinaghirapan. Isa yun sa mga ano, di ba, sa anong minsan ng mga, alam mo naman yung tayong mga Pilipino, di ba, hindi naman lahat. Hindi ko naman nila lahat na, kung bagay yung pinakaano natin na pag... Ito kasi yung usual eh. Usual siya yung mga madalas nangyayari, kapaganihan. Hindi man lahat, pero meron na lang. Ending pala wala ng pera. Yun, tama. Hindi ganun tayo, dapat may ipon tayo, may savings. Mali yun, tama. Para sa ating future. Tsaka sa family natin sa Pilipinas, yes. Yung mga kung sino man yung mga nasa abroad na family nyo, bigyan nyo lagi ng oras, kamustahin. Yes, keep in touch. Yes, lagi kayo. Talaga kasi... Kamustahin nyo naman. Oh, kasi kayo, magangamusta lang kayo kapag... Papadala. Kapag may sahod. Oo, may sahod na. Hindi, ang dato daw yan. Kaya hindi kayo makamamusta, ganon. Hindi ganon. Para at least ma-inspired, kahit pagod sa trabaho, kahit stress, kapag nakipag-communicate kayo, kahit papaano, di ba? Ano na ba naman? Kamusta ka na dyan? Oo, saya naman. Mawala yung stress. Ruben and tested yan, guys. Hindi naman ano, kung baga inaano lang namin, hindi naman wala ka akong tinutukoy dyan, akong sino-sino. In general ka. Ano lang natin, general. Di ba? Yun lang. Ayan, maraming salamat po sa inyo time sa kapanood sa amin ni Sam. Sana. Yes. Nagutom kayo. May message pa, may dagdag ka pa para sa ano. Hindi, yun lang. Basta sa mga family na sa Pinas, keep in touch lagi sa mga taong nasa abroad ninyo. And then, ito kasi yung pinakatumatak sa akin na nagustuhan ko sa family ko, kay mama, kay papa, kay papa ko, kay tita ko, sa mga titas ko, na sabi nila, kainin mo yung, pag nasa abroad ka, kainin mo yung gusto mong kainin, bilhin mo yung gusto mong bilhin, pero laging titignan din yung laman ng pitaka mo. Tama. So hindi ka rin din dapat pababala ng padala, dapat bukod dun sa mga binibili mo sarili mo, pinapadala mo, lagi kang meron nakareserba para sa ipon. Kasi tama si mamang eh. Tama. Imagine guys, what if na hindi naman natin ano, nagka-emergency talaga, di ba? At least, ora mismo meron tayong hugutin, hindi tayo mga abala o mag-ano sa ibang tao. Eh, kasi di naman natin alam kung sila ba, meron ba o wala. At least meron at meron tayong hugutin. Excuse me, busag na busag ako. Yun guys, kaya dapat lagi ninyong tatandaan yung mga yan. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong time sa papanood sa amin. So, huwag yung kalimutan na sa mga hindi pa pala nag-subscribe, please do subscribe. Yeah, please support our channel. Yes. And of course, like, share nyo naman yung ano para mas masaya tayong lahat. So, abangan ko natin nyo ang next episode naman natin, video, ang ating mukbang with Sam. Maybe, hindi lang natin alam kung kailan. No? So,
please don't forget to press the bell icon para ma-notify kayo or ma-inform sa mga marami pa tayong video na gagawin dito. So, mga tips, ayan, yes. about being OFW, kung ano yung mga experiences na i-share namin sa inyo lahat. Ayan, ganun lang ang buhay. So, sa mga kapwa natin OFW, mag-ingat po tayo. Maraming salamat sa iyong time. Yes. So, ingat-ingat pa rin po tayo kasi dito daw sa Middle East, medyo hindi pa masyadong... Yun nga, di ba? Yung follow pa rin yung mga precautionary measures, yes, para malabanan po natin ang infection. Mm-hmm. Kung ano mga protocol, kung ano mga pinapatupad ng government, please follow. Okay? Tama. Yung mga social distancing, di ba? Yung gatherings, bawal dun. So, kami dito, kumakain lang kami kasi magkasama na kami sa bahay. So, walang problema naman, no? Good. Tapos, yun nga, always wear masks. Proper. Lalo nyo kapag... Properly. Yes, properly. Hindi na sa ilong. Kasi di ba, ang ibang sa ilong lang. Ano ba yan? No, sabi ko. Uli ka dyan. Uli ka dyan. So, mag-ingat-ingat po tayo mga OFW, lalo na dito sa Saudi. Lalo specifically dito sa Jeddah. Always wear masks properly. Hindi yung dito lang sa bunganga. Kailangan. Buo. Buo talaga. Kasi kasama yung ilong. Okay? Para maiwasan yung infection. Para maiwasan yung mahawa. At the same time, para maiwasan magkaroon ng penalty. Di ba? Napakasakit. Yes, hindi biro yun, guys. Mapapakanta ka talaga. Yes. Napakasakit. Please follow the rules and regulations. Please follow the precautionary measures para maiwasan po natin magkaroon ng problem. To avoid infection, to avoid corona, and magkaroon ng coronavirus. Kasi kailangan natin alaga ng ating health because I do believe health is wealth para sa future natin at saka para sa ating family. Saka mag-isa lang tayo rito, guys. Yes, correct. Talagang sahit sa gusto mo, kailangan mo alagaan yung sarili. Yes, correct. Saudi is a very, very good, very, very nice country kasi talagang tinutugon nila yung mga pangangailangan po natin. They help us, di ba, to avoid infection. So, all we have to do is to follow. Yun lang, magawin natin to follow para maging masaya tayo, para maging healthy, para wala tayong problema. Tsaka wala tayong iisipin na, yes, uy, parang ano ah, may mali, may ano ah. Kailangan lang talaga, ikaw mismo sa sarili mo, alam mo, sinusunod mo yung mga batas nila, nirespeto mo yung mga culture nila. Yes, respect their culture. Yes, number one talaga yan. Yes, and the rules and regulations. Yes. Yun lang. Kasi I love Saudi, kasi dito talaga na-embrace ko na yung Saudi kasi, I already 5 years dito, wala namang nangyari. As long as na talagang fina-follow mo lang kung ano mga dapat. Ayan. Okay dito, guys. Okay. Thank you so much sa inyong time, sa mga kakusa natin, sa mga kapa-OFWs. See you. Ayan, again, no? Sa our, sa ating next video. Yes. Thank you so much. Ayan.